Okay, magandang araw. Ngayon, samahan niyo akong muli. Itutuloy natin yung ating mga tinatalakay sa inverter refrigerator na ito, na 2-door refrigerator na LG. Okay? Ito siya, yung ating refrigerator na 2-door LG. Ikukumpara natin ngayon yung kanyang compressor. Kasi itong dalawang compressor ito may problema, ayaw mandar. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin nagagawa. Bakit? Kasi yung board lang may problema. Kaya maghahanap tayo ng board na buo niyan. At saka natin testingin yung compressor. Pero itong isang compressor kasi, kukunin na ng may-ari dahil akala, ipapalit natin yung pyesa. Pero hindi natin pwedeng gawin yon. Bakit? Hindi natin po pwedeng basta-basta ipalit yung mga pyesa at magpapalit-palit tayo ng pyesa. Unang-una, buksan natin yung kaha. Ayan, binubuksan natin yung kaha. Kasi marami sa nasa ating mga customer, karniwan kaya hindi pinapauwi. Iniisipan na tayo ay magpapalit ng pyesa, mapapalitan yung kanilang pyesa, pero hindi natin gawain yon. Bakit? Mas mahalaga pa ba yon kaysa yung pananiwala na pananampalataya? Kaya kung magiging tapat ka sa customer, mas magiging maginawa yung paggagawa. Okay, binuksan natin yung dalawang board. Kung mapansin mo itong board na to, maliit siya. Kumpara dito sa isang board. Yan. Tama. Bubuksan ko, kukunin ko itong board na to at pakikita ko sa inyo. Maliit dun sa isang board. Kaya hindi mo siya po pwedeng pagpalitin para sabihin yung isa sira, yung isa buo. Pareho silang sira. Okay? Tama na. Tatanggalin natin yung board. Tamang pareho silang LG, pareho sila ng mga terminal connector, pero hindi lahat ng terminal connector magkakamuka. Kasi meron itong isang connector, yan. So, OLP yan, overload protector. Mapansin niyo yung board na yan, ha? Magkatawing mahaba, tsaka sa MX. Pero itong isang board na ito, wala. Ayan, oh. Ito yung isang mahaba, yan. Wala yung katabi niya. Ibig sabihin, ito kasing board na to may design pa ng overload protector. Ayun, may overload protector pang naka-design. Ayan. May overload pang protector na nakasama sa labas. Ayan, nakalabas. Samantalang yung isa, ayan, nakikita niyo ba? Ayan. Overload protector nasa labas. Ayan. Itong isa, wala. Walang overload protector yun sa labas. Sa loob ng motor ang overload protector. Kahit pareho silang thermally protected, pero hindi sila magkasama ng board. Kaya papansinin mo, hindi po pwede kong pagpalitin. Ayan o, nakita mo? Mas maliit yung board nung isa. Pwede silang pagtestingin, pero hindi siya po pwedeng permis na gamitin. Ayan o, maliit yung board. Kaya itong board na to, hindi ko po pwedeng ilipat dito sa kabila. Ito yung maliit dito, ililipat ko doon. Hindi po siya po pwede. Okay? Pinapaalam ko lang at kung sana mapanood dito ng ating customer na hindi natin gawain yung mga hoy ng pyesa ng may pyesa para magamit yung ibang pyesa. Tinetesting lang natin yung kanilang mga unit. Kasi pag ganitong inverter board na talaga, unang-una, mahal na yung pyesa. Pangalawa, trial and error ka. Minsan kasi nasisira yung board, pati motor nasisira. Kaya yung customer na ito, yung unang customer nito, na rep na ito, sabi ko sa kanya, tamang okay yung compressor reading pero yung board sira. Kapag ako bumili ng board tapos na-apektuhan pala yung motor, tapos sabihin ko sa yung motor, another gastos na naman, magagalit ka sa akin. Kaya tinatapat ko yung customer na may possible na iba pang masisira kung nasira yung board. Kaya ngayon, ang gagawin naman natin, pakikita ko sa inyo yung testing ng dalawang compressor. Yan, yan ang ating gagawin ngayon kasi hindi pa nga ito buo. Ulitin ko, hindi ko pa nabubuo itong dalawa na to. Okay. Ang tamang reading ng compressor base sa mga manufacturer
setting or mga ibinigay na information ng mga manufacturer, ang dapat daw na tatlong terminal na ito ay may reading ng magkakamuka. Kaya titingnan natin ngayon kung tama ba yung reading ng compressor na to. Dapat daw ang reading nito ay magkakamuka. Tatlong magkakamuka. Okay, ngayon, re-readingin natin sila isa-isa. Pero mahirapan ako para makita sa inyo yung tututukan ko ng tester. Kaya ibabasahin ko na lang at sasabihin ko sa inyo kung ano ang reading. Kung mapansin mo, ito yung nanggaling sa test sa compressor eh. Kaya lalagyan natin ito ng marka ng 1, 2, 3. 1, 2, 3 na lang. At itutusok natin ito sa compressor. Okay? Ayan, tusok natin sa compressor. Okay, pause ko muna at medyo mahirap magpasok ng compressor ng isang kamay. Ayan, nilagyan na natin ang marka na 1, 2, 3. Eh ngayon, paano ba sir kung papunta yung papunta doon? Paano natin malalaman? Kasi yung sa terminal doon, actually, wala namang marka doon ng WUB. Wala na rin nakalagay na CSR. Then, checkin lang natin yung tatlong terminal kung ano yung reading niya. Kaya magsusulat tayo. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Then, ano pa? 1, 2, 1, 3, 2, 3. Meron pa ba? Wala na. Kasi 3, 2, the same pa rin. Okay. Readingin natin yung 1, 2. Tingnan natin kung anong reading. Okay. Ayan, nakatusok na sa ating one, two, yung ating terminal connector. Ayan, ang na-reading natin is ayan, 11.6, sulat natin. 1, 2 is 11.6. Then ililipat natin sa 2, 3. As 1, 3. Okay, click ulit tayo. 1, 3. Yan. So 1, 3, 11.6 din. Yan. Yan o, na 11.6. Then yung ating panghuling connection is 2, 3. Two, three is 11.6 din. 11.6. Yan. Ibig sabihin, itong compressor ng aking ka-chargemate ay buo pa talaga. Sa reading, ha? Buo pa sa reading. Yan, no? Buo pa yung kanyang reading. Kaya lang, hindi pa, ayaw din yung umandar. Kaya ang findings ko talaga dito, board. Ngayon, nilipat natin yung board na yun, nabuo naman. Pero nagpapatay sindi rin yung board. Kaya may possible na sira na rin yung board na yon. Ngayon, tsa-checka namin naman natin yung makina niya kung ano naman ang reading niya. Okay? Ibig sabihin, itong sa chargemate ko, buo ang board or buo yung compressor based sa reading, ha? Based sa reading natin. Pero yung ating compressor, hindi pa rin umaandar. Dahil inilipat ko itong board nito, papunta roon, hindi niya rin napaandar yung compressor. Then, yung board nito, inilipat ko rito. Mandar nga yung compressor, the same ang function. The same ang function niya. Loose compression yung style ng compression niya. At, umaandar naman siya pero mahina ang bomba. Kaya yun, napagpapaandar pa ng makina yung board na yon, pero mabagal ang andar ng compressor. At, nag-error kasi based sa ating compressor, may sira na rin yan. Titingnan natin ngayon yung reading ng compressor na yon kung bo. Okay, post ko muna ng konti.
Ayan, tuloy tayo. Andito na tayo sa pangalawang compressor. Ayan, the same tagging pa rin yung ginawa natin, 1, 2, 3. Then, kung mapansin mo, yung 1 and 2, ang reading niya is 12.8. Ayan, oh. 12.8. Sulat natin. 12.8. Then, ililipat natin yung 1 and 3. Okay, 1 and 3. Then, sa 1 and 3 niya, nakita mo, ang reading niya is 17.0. 17.0. Okay. And then, yung kanyang 2, 3. Ayan, yung last number niya, ayan. Yung last number niya, 2, 3. Ayan, yung last number niya, 2, 3. Ayan, 2, 3. Ayan, nakita niya, 2, 3. Ang reading niya is 4.5. 4.5. Ayan, base sa ating mga reading doon sa ating compressor terminal, 12.8, 17.0, tsaka 4.5. Ibig sabihin, ito talaga may damage na yung compressor. Ito, buo pa yung compressor base sa reading. Ha? Ngayon, pakikita ko sa inyo, papaandarin natin itong sirang compressor. Kung ano ang reaction niya. At papandirin din natin itong buong compressor pero sira naman ang board. Ito buo, sira na rin ang board nito kasi nag-i-stop-stop ang makina. Okay? Teka muna. Pause muna at sasaksak ko lang. Okay, bago natin nagsaksak, ayan, sinet na muna natin yung ating WUB reader. Ayan o, yung ating W reader na terminal, ayun, tinusok ko na dun sa mga terminal niya. May tatlong wire kasi itong WUB reader. Ayan o. Tatlong wire. Then, isinet na natin yung ating clamp tester. Yung clamp tester natin may error na 0.05. Kaya minsan nakakita nyo may reading pa ng 0.05. Kasi, error na ng tester yon. Hindi na ayaw na bumalik sa 0. Kaya, ang ginagawa, pinisilek mo siya. Ayan. Tama, may error na siya ng 0.05. Pagka 0.05, ibig sabihin hindi umaandar ang compressor. Okay? Then, subukan natin itong ang reading na compressor ay 12.8, 17.0, 4.5. Ito yung sira ng compressor. Tingnan natin kung aandar. Okay, nakakabit na tayong lahat. Check natin uli. Ayan, nakakabit na tayong lahat. Then, sasaksak natin kung aandar yung compressor. Ito yung umaandar na compressor dati natin tinesting. Ha? Pinapakita ko lang sa inyo. Ayan, nakita nyo yung WUB biglang umilaw pero nawala. Tapos yung compressor yung ating reading ng ampere, biglang nag back to 6, ibig sabihin sa error lang niya, hindi umandar ang compressor. Then nakirinig niya yung relay, lalagitik siya, kasi nga hindi nagtuloy yung compressor. Okay, ngayon pipindutin natin reset. Ayan o. Ayan, kahit hindi pa natin napipindut yung reset kung saan na siya umilaw, ayan o, yung UB ang gumagana. Then umandar yung compressor, ayan o. Bumobomba ba siya? Humihigop ba? Tingnan natin. Hindi pa siya humihigop. Umuugong lang yung board pero hindi pa umaandar yung compressor. Parang umaandar yung compressor sa ating tunog pero hindi pa. You know? Ayan, medyo ayan, umibirit na siya ng konti yung ating compressor. Humihigop na siya. Then may bomba na siyang konti. You know? Konti lang yung bomba niya. Yan, observa natin. Tayo natin ng konti. At saka yung ampere niya, monitor sa ampere, 0.12 na. Tapos yung UW ang gumagana, ang umiilaw. Ibig sabihin yun ang nasusuplayan. Tapos yung isang ilaw sa gitna, mapakahina. Ayun o. Kitang-kita mo, parang nakailaw siya pero mahina. Ayan, namatay yung compressor. Ayan, no? Namatay yung compressor. Kaya ibig sabihin, itong board na to, may problem na din. Plus yung compressor. Nadidetect niya. Ayan, umandar na naman yung compressor. Umandar na naman yung board. Umuugong yung board. Yung board pa lang umandar niyan, pero ang compressor hindi pa. Ayan, yan ang problema niyan. Board at saka compressor, nagkukumbine. Tapos, base sa ating reading,
sira na rin talaga yung compressor. Ngayon, eh bakit sir hindi mo ilipat yung buong compressor dito? Nilipat ko na rin dito yan, ganyan din ang kwan, ang procedure, namamatay sindi rin itong compressor na to. Namamatay sindi rin yung compressor na yan. Kaya nadidetect ng board yung compressor na namamatay siya. Ayan, WUB pa uli ang nakailaw. At yung ating amperage point, 17.2.1. Ibig sabihin, naman ng konti yung makina. Pero dahil sira nga yung compressor, hindi na rin niya makaya. Wala siyang kabomba-bomba. Pero bukas na yung suction line. Ayun, kasi minsan, sinasabi, walang bomba. Eh, kasi wala namang hihigupan. Eh. Pero yan, nakabukas yung suction line. Kaya dapat may higupan siya at may bobomba siya dito. Wala siyang bomba. Yan yung problema niyan. Yung rep na yan. Kaya yun ang ititrace dapat natin. Kaya lang itong mayari nito, eh, ayaw na raw ipagawa. Kaya isasauli na lang natin itong rep na to. Kaya nga, kaya lang, nagkagastos na tayo. Talagang ganun. Sinabi ko naman sa kanya, una pa lang, magkakaroon tayo ng gastos dyan, magawa at mas hindi magawa. Pero hindi ko nasisingilin. Ayan ko na lang. Ayan, namatay na naman yung makina. Ayan, yung ating problema nitong compressor na to. Nakita mo, nag-error na. Ayan o. Nagkaroon na siya ng ilaw. Error na yan. Ilang blink. Tingnan natin kung ilang blink. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Based dito sa 5 blink, ayan, dito sa ating blinking na troubleshooting, 5 times ito, 5 times, magkamukha naman, malabo na kasi yun, dito sa 5 times dito, nakalagay, ambient temperature sensor, short or open. Ambient temperature sensor, short or open. Ulitin natin, bilangin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ang sabi rito sa 5 link, kaya nakalagay, 5 link, ambient temperature sensor, short or open. Okay. Ngayon, ililipat natin yung ating temperature sensor nito. Ginawa ko na rin ito. Kaya lang gusto ko ipakita sa inyo na hindi yun nang sira. Ayan, ito yung ambient temperature sensor. Kaya lang, naisarado ko na pala. Tignan, pause ko lang at bubuksan ko ulit. Kaya nga, binuksan ko ulit. Sinado ko lang kasi ito dahil kukunin na raw ng mayari. Di, okay lang ka, kukunin yan. Ayan, nakita nyo, tatanggalin natin yung ambient temperature sensor. Ayan. Papalit natin yun nando sa kabila. Subukan lang natin. Ayan. Ayan, nakita nyo, pinalit ko lang. Then, papanda rin natin siya uli. Then, nakita nyo, hindi ko nilagay sa position niya. Kasi, kaya lang naman nilalagay ito sa kanyang tinatali siya doon para masense niya. Kasi in long run. Pero kung pagtetestingin mo lang, dapat, hindi yan magiging problema. Okay, tayo ulit dito. Panda rin natin. Base sa blinking niya, 5 times error daw. Okay, ngayon, panda rin natin siya uli. Ayan. 0.52 ang reading ng ampere. Then, bumigay siya overload. Yung relay, naging nakaroon ng error. Ayan, naglalaro yung kanyang error, yung kanyang board. Okay, tingnan natin kung lalabas pa yung error. Ayan, namunda na naman yung compressor, or actually hindi pa compressor yan, yung board pa lang umuugong. Compressor, hindi pa siya umaandar. Dahil lang ang ampere pa natin is 0.06, 0.5, ibig sabihin 0.1 lang, 0.01 lang yung umaandar. Ibig sabihin yung pan lang, ang umaandar, wala pa yung compressor, yung board lang at saka pan ang umaandar. Okay, hintayin natin. Pero nakita mo, mayroon ng ilaw yung dalawa, W tsaka ay yung U tsaka W, yung B, mahina.
yung tumataas na yung ampere niya, 0.05. Then bumubuga ba yung compressor? Wala pa rin buga yung compressor. Then ganyan lang pag paglalagay ng terminal ng ating WUV tester. Yung tatlong papunta sa compressor. Ayan o. So, tingnan natin kung mag-error siya. Ayan, namatay na naman yung compressor. Mamatay-matay yung compressor. Ayan, mirit na naman yung compressor. UW na naman. Ang may ilaw. Tapos ang ampere niya is 0.06, 0.05 yung error. Ibig sabihin 0.01 pa lang yung gumagana ng ampere. Okay, pause muna natin konti. Katuloy pa rin siya. Ganyan pa rin ang kanyang ugong. Yung ugong na yan, hindi pa umandar yung compressor. Yung board ang umuugong, hindi yung compressor. Ang lakas ng ugong ng board. Pero yung compressor niya, ayan, ngayon pa lang siya umandar. Ayan, nagbabibrate na siya. At ngayon, bumabomba siya. Bilang tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5. Yung ganyan kung gano'ng kalakas. Tanya, wala, malang kabuga-buga. Yung ampere niya, ayan. Matay na yung compressor. Ayan, nag-error na naman siya. 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, hindi talaga ambient sensor yung problema. Okay? Then reset natin. Ayan, reset natin. Natin kung anong mangyayari. Tabi tayong konti. Talagang ayaw na umandar, hindi na siya umandar. Pero under, meron times siya na umandar siya ng dire-diretso yung ating compressor na to. Kasi nga, gumagana pa yung board. Pero hindi niya, dahil sa ating error ng compressor ay mali, ang reading na, sira na yung compressor, nag-error na din yung board. Okay? Then lilipat naman tayo sa kabila. For the meantime, pause muna natin ito at para hindi umaba yung ating video. Itinuloy natin yung ating video para kung mapanood dito ng may-ari ng rep na to, makita niya na hindi natin pinapalitan yung pyesa. Ayan. Kinuha ko lang yung pan-testing kong pyesa. Ayan. Pero ibinalik ko pa rin yung dati niyang pyesa. Ayan. Binalik ko pa rin po yung dating pyesa ng inyong rep. Kaya kahit inuwi ko ito, makakasigurado kayo na hindi ko yun pinapalitan. Kahit ako yung nagkagastos na dyan. Para lang matesting. Ang paggagawa po kasi ng rep, hindi mo siya magagawa or hindi mo siya masubukan lahat kung hindi mo siya gagastusan. Talagang din yung tao yung technician. Pag nagastusan mo na at hindi na rin papagawa, talo ka na doon. Okay? Kaya minsan yung mga ibang technician, talagang hindi mo masisi kung bakit kahit maliit lang ang sira, eh, sinasabing ganyan maraming sira kahit hindi naman sira para lang makabawi doon sa ibang napag gawa niya na mahirap kausap. Okay, yan, sinuli ko na yung pyesa mo. Tinesting ko lang at pinilitan ko ng ibang pyesa pero hindi pa rin siya gumana. Okay, doon na tayo sa kabila. Dito naman tayo sa buo ang compressor pero sira ang board. Tingnan naman natin, ayan, nakita nyo, lagay na natin yung ating connector. Ito, merong itong connector na to, may nakalagay na WUB. Ano, W yung ating pinaka. Yan din niyo makita. Kaya sinasabi ko na sa inyo, W yung nasa ilalim, B yung gitna, U yung ibabaw. U yung ibabaw, kulay dilaw. Ayan. Ayan. Okay, tingnan natin kung under yung ating WUB tester at yung ating ampere.
Ayan, may error pa rin yung ating tester na clamp ng 0.05. Ayan. 0.05. Tingnan natin kung under yung compressor. Saksak. Pero bago natin saksak, ilagay mo natin yung sensor. Okay, pause mo ng konti. Ibinalik na natin yung ating sensor doon. Then, ilagay natin yung WB tester. Ayan. Then, saksak natin kung anong rin magiging reading. Ayan. Alam mo, kumash kagad yung ampere. Ano? 0.052. The same procedure nung isa. Tumataas yung ampere pero bigla siya bumabagsak ng normal na ampere. 0.05. Then, observa natin yung board. Tsaka yung ating WB, hindi umilaw ni minsan. Di isa, walang umilaw. Tingnan natin kung mag-i-error. Ang dating error nito, yung tinesting pa natin ng mga nakakaraang video, 7 blink. Base 7 blink IPM. Ayan, base dito. Sa 7 blink IPM IPM arm short detection. 7 blink. Ayan, tingnan natin kung magsi 7 blink siya. Pero for the meantime, pindutin natin yung reset. Ayan. Ayan, na green. Ayan, nakita nyo yung isang LED number 2. LED number 2 kasi yon. Base dito sa detection natin, LED number 1. Itong kanan, LED number 1 yan. Ito yung detection sa LED number 1. Tapos ito yung LED number 2. Ulitin ko ha. Itong nasa kanan, LED number 2. Itong nasa left, LED number 1. Ang LED number 2, ito yung mga troubleshooting. Yung ating trouble na blinking. Then, itong LED number 1, ito naman. Ngayon, titingnan natin. Yung LED number 1 daw, sabi, ang normal na ilaw daw niya, always off. Dapat daw ito always na naka-off lang yan. Yung LED number 2. At sabi rito, blinking 3 times, refrigerant room, temperature, sensor, short or open. 3 times. Eh, may kasabay kasi siyang nagbiblink. Tamang nagbiblink siya, pero hindi mo mabibilang kasi dire-diretso lang ang blinking niya. Ayan. Kaya dito ka magbasa sa blinking ng LED number 2. Sa LED number 2, bibilangin natin. Ulit, ayan. Tingnan natin. Lapit natin konti yan. Blinking. Bilangin natin yung blink. Pag namatay. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita nyo, 7. Base rito, sa ito kasing left side, ang LED number 1, sa 7 blink niya, IPM arm short detection. Kaya IPM short detection siya. Hindi niya hindi siya nagkakaroon ng supply yung ating WUB. Kasi yung IPM nito ang may problema. Then ang ating compressor din, hindi gumagana. Walang ka-vibrate. Hindi kasi nasusuplayan. Kasi yung IPM nga raw nito ang may problema. Then check naman natin yung pan motor sa loob kung ma-under ba. Check na natin ito dati. Ma-under ito. Pero pakita ko rin sa inyo. Ano? Yung pan umiikot. Kaya yung ating IPM ang may problema. Then, sa mga susunod na araw, kung kakayanin ko, actually mahina talaga ako sa electronics. Yun ang kahinaan ng mga dating technician ng ref and aircon na hindi nagpursige mag-electronics pa. Kasi ayoko talaga mag-electronics, sobrang hirap kasi ng maraming pyesa. Pero ngayon, pumapasok na tayo sa inverter board, kaya maubliga ako mag-aral pa ng mga electronics pa. Pero nung nag-aral ako electronics, may certificate din ng electronics. Hindi nga lang kung masyadong hinasa, kumbaga para sa gulo, kung hindi mo hasain, hindi ka katalim. Alam ng mga dati kong estudyante yan na talagang mahina ako sa electronics dahil hindi ko hinasa yung electronics ko kasi sa refrigeration, hindi masyadong kailangan electronics nung panahon ko. Pero ngayon, ibabalikan ko ang electronics. Magte-test tayo ng mga board kung ano ba ang nagiging problema, bakit nasisira yung IPM. Okay?
Kaya nakita mo, kahit i-reset natin yan, ganyan pa rin yan, yung ating blinking ng ilaw, ayaw man dala ng ating compressor. At hindi nagre-reading sa WB tester. Okay, nakita nyo na, buo yung ating compressor na to. Ayan, ito yung compressor nating reading kanina, na buo. Itong good compressor, pero sira ang board. But, ito kasi pinagawa na rin sa service center technician. Nagdala ng bagong board yung service center technician, hindi rin niya napaandar yung compressor. Hindi rin niya napaandar yung compressor. Kaya iniwan uli ito at sinabi, sira na raw yung compressor, hindi yung board. Pero base sa ating reading, compressor ay good pa. Pero base sa technician ng service center, sira na raw yung board. E ngayon, wala naman tayong board na pan-testing. At hindi pa natin natetest mabuti yung mga capacitor niyan, yung supply niyan, kung anong sira. Meron naman ako napanood sa isang vlog, actually na sinusuportahan din natin yung mga vloggers bilang isang technician. Siyempre, maging hindi naman tayo lahat, hindi naman muna technician ka, magaling ka na, alam mo ng lahat. Sumusubaybay din ako sa kapwa ko technician. Yung 7 blink na yan, pinagpalit daw siya ng capacitor, pero hindi niya naman pinakitang nabuo. Tamang tinapos, nagpalit ng capacitor dahil bagsak daw yung supply ng capacitor. Hindi naman niya tinapos. May part 2 daw, hindi naman tinapos. Kaya ako, sinasabi na tapat ko na sa inyo, bilang isang vlogger at nagtuturo sa inyo, hindi ko pa rin alam kung saan ang nagiging problema nito. Kasi nga, may tinignan na ito ng technician, ng service center, nagdala ng board, hindi rin napaandar. Kaya sabi ko sa may-ari, possible din na kahit tama ang reading nun, ayaw umandar ng compressor. Hindi munit tama ang reading, buo na yung compressor. Maaaring nag-stuck din yung compressor na yan. Okay? Yun yung mga tips na ito. Troubleshooting tayo ha. Actually, hindi ko pa nabubuo ito. Ako sa totoo lang, kahit yung mga nagtuturo pa ako, sabi ko sa kanila, kahit ako ang inyong guro o tagapagturo, hindi munit ako nagturo sa inyo, mas magaling na ako sa inyo. Darating ang time na mas magiging magaling pa kayo sa akin. Totoo naman yun. Naging mas magaling pa sila sa akin ngayon. Dahil nga, yung nataanan nila, hindi ko nadaanan. Natutunan nila, hindi ko napagdaanan. Pero, yung binigay ko sa kanilang kaalaman, nung time na ako yung nagtuturo, talagang binigay ko sa kanilang lahat yung aking natutunan. Shinare ko sa kanilang lahat. Wala akong itinago. Kasi kung may itinago ako, maaaring hindi sila technician ngayon. Hindi nila natutunan yun. Kaya yung natutunan ko, na-share ko na sa kanila at meron pa silang natutunan na bago. Yun ang mahalaga doon bilang tagapagturo. Salamat sa inyong lahat at sa mga susunod pa nating vlog. Pilitin ko na matesting yung voltage supply nito para kung mabuo, may pakita ko sa inyo kung ano naging problema at matutunan nyo rin. Okay, salamat and God bless us all. Thank you.